nakakatakot? Tumandang mag-isa o tumandang walang pera? I believe na mas nakakatakot pong tumandang mag-isa dahil hindi po lingid sa ating kaalaman na tayong mga bakla ay hindi man kayo palagi na sinuswerte sa buhay, lalo na po sa pag-ibig. Naniniwala po ako na pag tayo po ay tumandang mag-isa, malungkot po ito. Pero hanggang andyan po ang ating pamilya na handang mahalin ka, irespeto ka at tanggapin ka kung sino ka man, maging bakla ka man, tomboy or LGBT community, hindi ka mag-iisa. And I... thank you! Ano ang mas nakakatakot? Tumandang mag-isa o tumandang walang pera? Naniniwala ako na mas nakakatakot ng tumanda ng walang pera. Bakit? Dahil ako, alam ko sa sarili ko na tatanda ako mag-isa dahil wala pang dumarating sa puso ko na tumatagal. At sa puntong yon alam ko na natatanda ako mag-isa. Hindi ko pinipilit ang tao na mahalin ako. At sa puntong yon alam ko na mag-isa akong tatanda. Kung may pera akong mag-isa, magagawa ko lahat ng gusto ko. Papasaya ko ang sarili ko sa mamamagitan ng pera, mapupunan ko ang pangkulang ko, ang pagkain, at mabubuhay ako ng mapayapa dahil meron sumusustento sa akin upang mabuhay. And I thank you. Kung magkakaanak ka, ano ang gusto mong mamana niya sa'yo? I believe kung magkakaanak man ako, ang gusto kong manahin niya ang qualities ko sa pagrespeto ko sa magulang ko. Dahil ang magulang ko, tinuruan niya ako ng napaka-importanteng bagay na bitbit ko habang ako'y nabubuhay pa. Happiness has always been a choice. Misery is optional. Life is too short, madlang people. You always have to follow your dreams. Choose your happiness. Choose whatever makes you happy. And I... thank you. Kung magkakaanak ka, anong gusto mong mamana niya sa'yo? Naniniwala ko na ang gusto kong mamana ng anak ko sa akin ay ang pagiging independent. Ako, pag may problema ako, hindi ko sinasabi sa pamilya ko. Bakit? Dahil naniniwala ako na kaya kong solusyonan ito. At ayokong na nahihirapan sila nang dahil sa akin. Kaya kong solusyonan, dapat ang anak ko mamana niya yon. Dahil ito ang magturo sa kanya kung paano maging matatag, kagaya ko. Sa audition din sa Q&A ako lang mag-isa dahil ayoko na nakita sila na nahihirapan. Gusto ko maging proud sila sa akin, gaya ng anak ko. At ito ang gusto ko mamana ng anak ko para sa kanyang kinabukasan. I thank you. Sino ang dapat mamili ng relihiyon mo? Ikaw o ang magulang mo? I believe na kung ako po ang papipiliin, mas pipiliin ko po na ako po ang mamili na kung ano ang reliyon na gusto ko. Bakit? Dahil naniniwala po ako na kung ano ang pinaniniwalaan mo, yun ang susundin ng puso mo. Ano't ano pa man ang ating pagkakaiba ng paniniwala, ang mahalaga ay nire-respeto natin at tinatanggap natin kung ano ang paniniwala ng bawat isang individual. Dahil dyan naniniwala po ako na ang Diyos lamang ang ating pinaniniwalaan at wala na pong iba. And I, thank you. Sino ang dapat mamili ng reliyon mo? Ikaw o ang magulang mo? Naniniwala ako na pag tayo habang pinapanganak, ang magulang natin ang mamimili ng relihiyon natin. Pero habang ako tumatanda, naniniwala ako na nagbago ang relihiyon ko. Dati ako ay isang sagrado katoliko, pero habang ako'y tumatanda, namulat ako sa kung ano nangyari sa mundo. Kaya mas pinili ko na walang relihiyon na paniwalaan. Pero naniniwala ako na may taong gumawa sa atin, may taong dapat respetuhin, at ito ang pinapakita ng pinaniniwalaan ko. Walang relihiyon, ugali lang. Ito ang dapat natin pangatandaan. And I thank you. Sa iyong opinion, sinong Pilipino ang nakapagbigay ng pinakamalaking karangalan sa bansa? I believe na ang Pilipinong nagbigay ng malaking parangal sa ating bansa, yun ay ang ating Miss Universe 2015 Pia Wurzbach. Sapagkat pinapakita niya sa mundo, sa lahat ng mga tao, na ang babae, ang Pilipina, ang Pilipino ay may dangal sa sarili, ang millennial na Filipina, at sinabi niya, a queen, a Miss Universe, queen from the heart. And I thank you. Sa iyong opinion, sinong Pilipino ang nakapagbigay ng pinakamalaking karangalan sa bansa? Naniniwala ako na si Ramon Magsaysay ang isa sa mga Pilipino nang bigay ng malaking karangalan sa bansa. Bakit? Lingis sa kalaman nating mga Pilipino, si Ramon Magsaysay ang unang-unang presidente na nagbukas ng Malacanang sa mga Pilipino. Pero dito rin napakita na ang mga Pilipino noon pa man ay kulang sa disiplina. Kaya ito ay isa sa karangalan na ibigay ni Ramon Magsaysay. Napatunayan natin ang mga Pilipino ay walang disiplina. Pero ngayon, kailangan natin malaman na kailangan natin maging madisiplina bilang Pilipino. At yun ang aking sagot. And I thank you. Ano ang dahilan para sampalin mo ang isang kaibigan?
Ladies and gentlemen, naniniwala ako na ang kaibigan ay kaibigan. Masaktan mo man siya, ituturing ka pa rin niyang kaibigan. Hindi siya dapat manal, hindi siya dapat magalit, hindi ka dapat magsisi sapagkat pagkos, ito ay ano lamang ng iyong damdamin. Ito ang damdamin mo ang nag-uudyok sa iyo para masampal mo ang iyong kaibigan. Ngunit tatandaan po natin, sa bawat pananakit natin, kailangan po nating mag-sorry anuman ang dahilan. Be it personal, financial, or spiritual. And I, thank you. Ano ang dahilan para sampalin mo ang isang kaibigan? Naniniwala ako na isa sa mga dahilan ay ang paulit-ulit niyang pagbalik sa kanyang taong minamahal. Sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko na hindi ko na mahal yan, sinasaktan ako. Pero sa oras na pinapayuhan ko sila, naiwan mo na yan, tama na, mapagod ka naman. Binabalik-balikin pa rin nila, hindi ko maintindihan kung bakit. Pero nung inisip ko mabuti, alam ko, napatunayan niya na nagbabago ang tao, nagbago ang kanyang kasintahan, at napatunayan niya sa akin na karapat dapat niyang balikan, kaya hindi ko nasisinampal muli. And I thank you. Kung 100 lang ang budget mo, ano ang ireregalo mo sa mahal mo sa Pasko? I believe bad lang people. Kung 100 lamang po ang aking budget, ano ang regalo ko sa taong mahal ko? Siyempre, ito po ay isang regalo na binibili ko na korting puso. Dahil dito, nahihan tulad ko ang aking pagmamahal. Na pagmamahal na ibibigay ko sa taong minamahal ko. At ito ay sumisimbolo na kahit ano man to, hindi man lang to malaki, hindi man lang to mahal, bagkos galit to sa ikabuturan ng aking puso, nais niya matatanggap na may halong pagmamahal. And I... thank you! Kung 100 lang ang budget mo, ano ang ireregalo mo sa mahal mo sa Pasko? Naniniwala ako na pagkain ang ireregalo ko sa taong mahal ko sa Pasko. 100, fishball, kikyap, at kung ano pang kakarinan pwede kibigay sa kanya. Naniniwala ako na sa 100 pesos, marami ka na mababili, mabubusog mong pagkain niya, maging masayo ko. Hindi dahilan kung magkano ang pera mo. Ang kailangan mong gawin pagkasayin ito at magmukha kayo masaya. Dahil sa simpleng bagay lang, naniniwala ako na kung mahal mo, walang mahal na pagkain o walang mahal na regalo. Dahil kung mahal mo, kahit ano ang ibigay sa'yo, mamahalin mo. And I thank you.